Medyo nahirapan po si Grandmaster Wasisu sa round 2 ng PD World Cup 2023 kasi lagi siyang losing kay Khan Emre. Pero buti na lang, medyo nagbablander si Khan pag time pressure at ang nagtagumpay eventually, Grandmaster Wasisu. Ngayon po, nasa round number 3 na siya, kalaban niya naman po ay si Jules Mozard ng France. Masusupresa kayo sa opening pa lang. Antindi ng novelty. Ano po ba ang nangyari? Silipin po natin. Sa game po na to, puti po si Jules Mozard. Ang tinira niya po, E4. Wesley So, nag-E5. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. At ang kadalasang tinitira ni Wesley pag Ruy Lopez, Knight F6, Berlin Defense, madalas na uuwi sa tabla. Pero ang pinili ni Jules Mozard ayaw ng tabla, nag-D3. Pagka D3, Bishop C5 lang si Wesley, kinapture po yung kabayo, binawi ng pawn at nag-castling lang ang puti. Ibalik ko lang ng konti, baka po kasi nagtataka kayo bakit po hindi tinetakes yan kasi meron pong tira ng Queen D5 or D4, pressure po sa pawn, pressure sa kabayo, yari yun. Kaya nagka-castling muna. Ngayon, ito ang nakakasupresa. Kasi pagka-castling, ang madalas tinitira dito ni Wesley, Knight D7. Doon natalo siya sa ibang laro kay Magnus Carlsen. May mga game naman na naipanalo niya po yan as black. Pero sa pagkakataong ito, preparado po si Wesley ang ginawa niya in D6. Medyo nasupresa yung kalaban. Bakit? Kasi kung titingnan yung oras nila, medyo mabilis tumira. 1 hour and 32 sila pareho. Pero napaisip po, dito po sa tira ng Queen D6, itong si Jules, at ang tinira niya, kabigla-biglang novelty. First time na gamit sa laro. Kasi before, ang nangyari C3. Tapos may mga knight B dito. Ayan, may mga tumira po ng A3. Pero sa pagkakataong ito, tumira po ng novelty si Mozard, siya po ay nag-B4. Pinakain ang pawn. Alip na yan, no? Nagbigay ng pawn si Mozard. Bakit niya pinapakain yan? Parang Evans Gambit po ang style. Ang gusto niyang mangyari dyan, capturein mo. Pagka-capture, magsi-C3. Siyempre, pag umatras ka sa C5, may tempo na naman. Yari ka, no? May mga ganun. Kaya nga atras ka dito. Kaso pag umatras ka naman, may Bishop A3. Ayan. Tatakbo ka Queen E6. At kung titingnan mo kahit one pawn down po, ang puti, medyo hindi makakasling yung king ni Wesley. Yung sentro, mamaya kukunin niya, tutulakan. Lakas ng sentro. Kaya nga po si Wesley, balik po natin doon. Matagal po nag-isip. Halos 8 minuto at nag-decide. Wag natin pasukin yung magulo. Magbibishop B6 lang ako. Mahirap yon, no? Mahirap yon. Anyway, pagka Bishop B6, nag-Bishop B2. Yun ang kagandahan doon, no? Kasi natempohan po yung Bishop by playing B4, na itira agad yung Bishop B2, hitting the pawn on E5 na dinepensahan by playing Bishop G4. Oh. Bakit? Pinipin po yung kabayo. Pag tinix mo yan, kakapsulin yung knight. Pag nakipagsabayan ka, one piece down ang kakabagsakan. Kaya nga, ang ginawa po niyan, Knight BD2, ayan, pwede nang tikman. Kasi pagka tinikman, hindi po matikman yung kabayo basta-basta, papalitan lang ng isang kabayo eh. So, walang pagbabago. Kaya ang ginawa po ni Wesley So dito, nag-Knight BD7. Ayan. So, by the way guys, libre po yung B4 pero hindi pwedeng capturein kung babagsak yung napaka-importanting center pawn. Kaya Knight D7 to dependent pawn, ang ginawa ng puti, nag-depensa lang A3. Wasiso naman, nagpunat F6. Ayan, oh. Talagang solid lang. At sinasabi nga dito, equal lang daw po ang laman na to. Ang ginawa po dito ni Jules Mozard, tumira ng Knight C4. Attacking the queen na paatras po yan sa E7. Nag-queen E2 naman ng puti. Tapos, Wesley So, Knight F8. Yung sinasabi kong strategy na improving the position of your pieces, ayan na yun. So, naghahanap siya ng magandang square. Mukhang maganda to, mukhang maganda to. Kaya pupunta yung knight dyan. Ayan, oh. Yan po yung target niya.
So ang ginawa po dito ni Jules Mozart, nag-knight e3 agad-agad. Bakit po siya nag-knight e3 hitting the bishop? Pag umatas yung bishop, tatalon yung knight sa f5, medyo magugulo, kaya kinapture na ni Wesley yan eh. Pagka-capture, nag-queen takes, tapos bishop takes f3 si Wesley, baka tumalong pa. Ano ba kasing meron? Pagka-queen takes f3, knight e6, ayan na. So, ang labanan na mangyayari, minor piece ni Jules ay bishop kay Wesley Caballo. Pero ang posisyon, medyo sarado. Kaya nga, okay yan for the side of black. Actually, equal po yung position, pero mas madaling laruin yung black sa kasalukuyan. Ang ginawa po dito ni Jules Mozart na queen e3. Pagka queen e3, abang Wesley saw, tumira lang ng a5. Pinubuksan yung a-file. Pag kinapture mo yan, oh, di magandang bagay, may pressure po dyan sa may e3. Kaya nga ang tinira, bishop lang sa may c3, tamang depensa lang sa may b4 na kinapture pa rin ni Wesley. At binawi po yan ng pawn, and then nag-castling na sa king side para manipensahan yung tore dito po sa a1. Na kung saan, grabe yung ginawa ni Mozart, no? Rook a7. Magdodoble. Ngayon, pagka-capture, yun ang ginawa. Queen takes, may pressure po sa b7, tinulak lang. Pagkatulak, queen a2, pinin naman yung kabayo. Ang pinaka-temang gustong gawin yan, mag-e-f5 po, ayan, no, bubuksan yung f-file. Kaya nga si Wesley, so, kapag grabe yung tinire, nag-g5. O, de, wala ka ngayong, ano, f4. Eh, sabi naman ni Mozart, wala kang f4, maroon naman akong d4. Ayun, kinibiyak yung gitna, nakapin po kasi yung knight, so ibig sabihin, kahit i-takes po yan, bishop takes, hindi makain yung bishop. Kaya nga, ang ginawa ni Wesley, so dito, nag-king g7, at pagka king g7, umatras yung bishop sa e3. Kasi pwede na siyang painin. Eh. O, ang tanong, libre na naman yung pawn, hindi pwede, mawawala na bantay yung kabayo. Eh. Kaya nga, ang ginawa, nag-queen d6 lang. Pagka queen d6, nag-queen c4 naman. Umepesto lang yung reyna, no? Nag-h5. Okay, pero sinimplihan lang ng h3. Pagka h3, nag-rook d8, nag-rook e1. Nag-king g6, umiwas na sa pin, pero nag-queen c3 lang. Ito pong si Jules, no? Nag-rook d7, nag-queen c4, nag-rook d8, nag-queen c3. At ayan na po, nagpabalik-balik, nauwi sa tabla yung laban nila. Grabe ka-exciting ng opening, no? Pero hindi pinasok ni Wesley yung maguloy, kinabahan din siya, eh, no? Kinabahan din siya. Anyway, yung resulta po na tabla, hindi masama yan kasi black naman si Wesley. Hopefully, mamaya sa live streaming natin, alas 7 po ng gabi. Game number 2 nila, puti na si Wesley. Sana maipanalo na. Kasi yung mga tablang ganyan, sa totoo lang, masakit po yan kay Wesley dahil minus rating siya dyan. Dahil yung rating difference nila is more than 100. So, tatlong tabla na siya sa standard. Pababa rating niya pag ganyan. Kaya sana maipanalo na ni Wesley yung game number 2 para makabawi man lang sa rating. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan. Muli, ito po ang inyong Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli po natin magkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Bye-bye po. Salamat sa suporta. That little mouse, 'cause I'm an albatross.